Hello mga ka-friendship! Welcome back to my channel, Spell Topic Guide. Ang ading ako si Nera ng Bahrain. Yes po, ako nga po. So today guys, meron ako ipapakita sa inyo na alam ko na swak sa budget at napakasimple lang gawin. Ito ang picadillo. Pero Arabic style to guys. Tinatawag nila tong Arabic kima. So yung mga recipe nito guys, ilalagay ko sa description box below at sa end of the video. So kung gusto niyo naman mag-level up ang ating simpleng picadillo, ito ang inyong gayahin. So ano pang hinihintay natin guys? Nagugutom na tuloy ako. Tara na at samahan niyo po akong magluto ng Arabic kima aka picadillo. Hi friendship! Nagbabalik po si Bell Topic Guide. Ang addict na ko si Nera ng Bahrain. Please subscribe, like, and share my videos. Thank you! Hello mga ka-friendship! Welcome back to my channel, Bell Topic Guide. Ang addict na ko si Nera ng Bahrain. Yes po, ako nga po. Magandang umaga, tanghali, gabi sa inyo. At hello world mga ka-friendship! So ito na nga, welcome back sa ating channel. Gagawa po tayo ng picadillo. So ang ating mga ingredients guys, may kikita niyo po sa description box below at sa end of the video. So ito na nga po, meron po tayong sibuyas, kamatis, bawang at saka fresh chili. Tapos meron po tayong frozen na minced beef. At gagawin lang po natin yan. Ikakat lang po natin ang ating mga spices. Katulad po ng sibuyas, bawang, saka yung kamatis. At mamaya-maya po, kapag nakita na po natin na medyo okay na guys, pwede na natin siyang stir fry maya-maya. So, stay tuned po. So, ayun na nga mga ka-friendship, hiwain na po natin ng ating kamatis. Ang gagawa po natin hiwa dito is roughly chop lang guys, kahit na po yung sibuyas tsaka yung bawang. Kasi maluluto rin naman po siya kapag in-stir-fry po natin ang ating kamatis sa ating minced beef. So, pagkatapos po natin hiniwa ang kamatis, meron po tayong 2 pieces na onion. Ganun din po, roughly chop din po. Kung ayaw nyo na po makita ang process ito guys, pwede na po kayo mag-skip. At doon na po tayo sa pag-stir fry. Pero kung nag-i-enjoy naman po kayo sa aking mga walang kakwenta-kwentang paghiwa, so stay more pa po guys. So ayan nga. So inalis na po natin ang ating, syempre, ang ating balat. Hindi naman po natin pwede isama ang balat sa ating pagluluto, di po ba? So ayan nga po guys, roughly chop lang po natin. Hindi po natin kailangan na masyado siya i-mince kasi maluluto naman po siya maya-maya. So ayan na po ang ating bawang. Ganun din po ang ating bawang guys, roughly chop din. Hindi naman po natin kailangan na masyadong mince. At pagkatapos po niyan guys, diretso na po tayo sa ating kalan. At painitin na po natin ang ating kalan. Siyempre, at lagyan na po natin ng ating mantika. At ready na po tayo for stir fry our picadillo or Arabic kima. So, ayan, mga ka-friendship, sa ating kaserola, maglagay lang tayo ng ating small oil. Tapos, stir-fry na natin ng ating sibuyas, kamatis, at ang ating fresh chili. Lagyan na rin natin ng salt, black pepper, chili powder, at haluin natin to combine all our ingredients. Pagkatapos po niyan, maglagay po tayo ng Arabic dakush o yung po magic syrup po sa atin. At maglagay pa po tayo ng konti mantika. Siguro medyo konti lang po aking pagkalagay. At yan, ano po yan guys, frozen minced beef. At hinaluan ko rin po ng konting fresh. Kung meron naman po kayong fresh, okay lang po. Pero kung frozen naman po gagamitin nyo, okay lang din lang po. Ang problema lang naman po sa frozen, kailangan nyo po siya masyado, stir fry nyo po siya ng masyado kasi marami po siyang water na excess. So, yun lang po ang pinagkaiba at parehas lang naman po ang lasa. So, igisa po natin siya ng maigi at we will return for our next step. So, yan guys, after 4 minutes, medyo nakita nyo naman guys, marami pa rin siyang water. So, igisa lang po natin siya at para maalis po yung konting tubig niya. So, ilalagay po natin ang ating bawang na. At igisa pa po natin siya maya-maya guys para mawala po yung excess na tubig. Kasi nga po, frozen nga po yung majority po ng meat natin dito. At pagkatapos po niya, malalagay po tayo ng
turmeric powder po para pumawala na konti ang lansa. Malalagyan rin po tayo ng konting cinnamon. Yes. At malalagyan rin po tayo ng konting chicken cubes. Half lang po ng chicken cubes ang ating ilalagay. At haluin lang po natin to combine all in our ingredients. Yan guys, sinahalo pa rin po natin ng ating mga ingredients. Pagkatapos po niyan guys, maglalagay tayo ng red sweet paprika. At maglalagay din po tayo maya-maya dito ng tomato paste. So, haluin lang po natin ng maigi. Yes. Tapos takpan po natin siya maya-maya kapag nalagay na po tayo ng tomato paste. Yan, kumukuha lang po siguro ko niya ng tomato paste. Tsaka yung ating, kalan guys, medium low lang natin para hindi siya masyadong masunog. At maglagay rin tayo ng mga frozen veggies guys. Naglagay ako ng frozen corn at frozen veggies. It's up to you kung meron kayong fresh guys. Okay lang din. So, ayan, maglalagay rin pala ako ng patatas guys. Ika-cut ko lang ang patatas at ilalagay ko siya maya-maya. So, medium low lang tayo. Takpan natin at balik tayo maya-maya. So, ayan guys, after 4 minutes again or 5 minutes, nakita nyo naman, medyo may tubig pa rin. So, maglagay na tayo ng ating patatas. Lagay na natin yan. So, maya-maya mawawala na rin ng tubig yan guys. So, haluin lang natin siya guys. At continue lang natin ihalo. At yan. Actually guys, hindi na pala yun tubig, mantika na pala yun. So, naglagay siguro ako ng mantika o mantika mismo ng minced beef ang nakikita natin. So, pagkatapos yan guys, maglalagay din tayo ng konting oyster sauce. At naglagay din ako ng bay leaf. So, lahat naman na ingredients guys, makikita nyo sa description box below at sa end of the video. At yan, maglalagay rin tayo ng oyster sauce. Yan, siguro mga 1 tablespoon guys. Yung oyster sauce, magbabayin yan sa ating kima at ano rin guys, magpapa-sweeten ng ating dish. So, after this one guys, low setting lang natin para maluto ang patatas at ready na ang ating picadillo o Arabic kima. Siya nga pala guys. Ayan guys, naglagay din pala ako ng konting toyo para medyo may konting kulay. Yun nga pala guys, pabalik pala ako sa na-interrupt na aking sabihin. Nagpapasalamat ako sa inyo guys kasi bumabalik kayo sa aking channel at nanonood po kayo ng aking mga video. At kung bago ka pala dito sa aking channel guys, please subscribe to my channel. Nandiyan lang yan sa baba. At pagkatapos yung mag-subscribe, please press the notification bell para ma-update kayo sa aking mga everyday upload. Kasi everyday guys, ay nag-upload ako kasi ito ang aming lunch everyday. At kung gusto, at nagustuhan mo itong video guys, please like, share nyo na rin with friends. At kung gusto mo magpa-shoutout guys, please write your shoutout sa comment down below at isa-shoutout kita sa aking next video. So, ito na ang ating Arabic kima guys. Napakadali lang guys. Nakita nyo naman, wala na yung tubig guys. Ano na pala yun? Tawag dyan, mantika na ng ating minced beef. Napakasimple lang to guys at napakasarap. Sana matry nyo kung gusto nyo mag-level up ang inyong picadillo. At ito na ang inyong next na ulamin. So, maraming salamat guys. Sana po may natutunan kayo sa aking video, sa aking recipe, at sana bumalik po kayo sa susunod kasi meron po akong napakasarap na dishes na susunod. So, God bless guys. Thank you very much. See you in my next video guys. For now, bye guys. Bye! So guys, what are you waiting for? Subscribe na kayo sa aking YouTube channel para updated kayo sa aking mga luto at sa aking mga ganap at sa mga showbiz happening. So kapag nag-like na kayo, share nyo na rin at push the notification bell para kayo unang-una makakapanood ng aking video. So guys, what are you waiting for? Subscribe na! Subscribe na! Subscribe na! Bilis! 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 Para ma-update ko kayo agad! Sige na guys! Push mo na yan! Dali!
friendship, nagbabalik po si Bell Tappy Guide, ang addict na kusinera ng Bahrain. Please subscribe, like, and share my videos. Thank you!